Diyos Ama ng Sanlibutan, kaligayahan mong makita ang lahat ng nagmamahal sa iyo ay pinagbuklod ng kalinga at pag-ibig sa bawat isa. Nasa iyong kaligayahan na bawat tao ay mapuno ng kasiyahan. Aming hinihingi dakila naming numika na kami ay patnubayan ng inyong espiritu, na kami at lahat ng nakikinig sa himpilang ito ay malaman ang iyong banal na kalooban at magkaroon ng lakas ng loob na sundin ito. Pagpalain mo ang aming bansa ngayon na kami mananatiling kalugod-lugod sa inyong paningin. Amen. Muli na namang sumasa himpapawid ang inyong paboritong himpilan, DZME 1530 sa inyong talapihitan, ang nag-iisang tunay na kakampi ng masa. Ang himpilang ito, DZME, ay isang commercial radio station na pag-aari at pinamamahalaan ng Jose M. Luisan and Sons Incorporated, Capital Broadcasting Center na may lakas na 25,000 watts. Ang himpilang ito, DZME, ay may pahintulot ng National Telecommunications Commission, buhat Enero 1, taong 2013 hanggang Disyembre 31, taong 2015, at pahintulot bilang BSD-0070-2012, license number 0661. Ang himpilang ito, DZME, ay sumasa himpapawid mula alas 4 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang punong himpilan ay matatagpuan sa Unit 1802 OMM Citra Building, San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter ay nasa number 78, Calle Flamingo, Barangay Panghulo, Obando, Bulacan. Ang DZME ay pinangangasiwaan ng mga sumusunod na may pahintulot ng National Telecommunications Commission. Engineer Terry G. Bondoc with ECE license number 796. First Class Radio Telephone Operators, Ruben A. Baltero with license number 92-1, PHN-790. Jesse C. De La Cruz with license number 96-1, PNCR-17878. Alex F. Fuentes with license number 97-1, PHN-19886. Joey I. Nunag with license number 96-1, PIII-17893. Arsenio R. Susvilla with license number 97-1, PHN-19182. Wilfredo Y. Cativo with license number 2000-1, PHN-25180. At Rafael R. Tan with license number 11-1, PHN-26403. At ngayon, ang himpilang kakampi ng masa ay muling sumasa himpapawid upang maglingkod. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli na naman po sumasayang papawid ang programang Primera Biyahe. Siyempre, sa ngala po ng may-ari ng programang ito, mga kaibigan, ang aming boss, si Sir Tony Tabad. At ako po ang inyong lingkod, Neil Miranda. Ang inyo pong makagapay sa programang ito. Tuwing alas 4 po ng umaga, simula po kahapon. Nagsimula po kahapon. Dire-diretso na po yung mga kaibigan. Tuloy-tuloy na po tayo. Siyempre, kasama si Tikboy. Tikboy! Kumusta ka na? San ka na, Tikboy? Gising, gising, gising. Sabi ni Ate Eunice, kalma. Narito na raw po ang tambalang Chickboy at Tikboy. Malupit. Manggigising po sa inyo, mga kaibigan. Siyempre, kagabay po ng programa ito, mga kaibigan, ang ating mga duty. Dito po sa technical site, andyan po si Engineer Tan. Ralph Tan, ha? Si Rapi Tan. Kamag-anak po ni Lucio Tan. Hindi po si Lucifer Tan. Iba po yun, iba. At ang ating IT expert, mga kaibigan, si Jojo po. Gwapong-gwapo yan. Kamukha ko po. Sa newsroom, siyempre, nandyan po ang ating batikang newswriter. At Eunice Calma Silario. Andyan din po, mga kaibigan, ang ating mga kagapay, mga radio reporters, mga kaibigan. Gising na po. Maya-maya po maririnig nyo po, maghahatid po ng mga sariwang balita. Dito po yan sa DZME 1530. Siyempre, kasama po mga kaibigan sa programang ito, ang kantahan, yan, ang inyo po mga pagbati. Yan, kahapon, pasensya na po ha. Hindi ko po kayo nakakantahan, gawa ng late po. Ha? Late po na ipasok yung laptop. At nalibang sa mga issue, dun pa lang sa mga lead ng headline natin, marami nang nilalaman. Kaya kinulang po yung oras doon sa paghimay-himay natin ng mga lead, ha? Na mga mainit na balita. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, syempre, kayo po na aming mga taga-subaybay kasama po sa programang ito. Kaya doon po sa mga gusto makihalo, doon sa mga pagbati, ha? Doon po sa kanilang mga request song, sige po, text lang po kayo sa aming text jack 0998-975-1368. Ang aming hotline, landline number 861-6947. Ang aming smart number 0939-916-9855. At ang globe naman po 0917-822-8362. Ang aming pong website, www.dcme1530.com. Type nyo lang po yan. Ustream application, type DZME1530KHZ. Ang aming pong Facebook page, DZME1530KHZ1530. Ayan po. Madali pong hanapin yan doon po sa mga Facebook user. Type nyo lang po ang aming FB page, DZME1530KHZ1530. Siyempre, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share po. Ayan. Dawanan po natin ang ating mga headlines. Ang mga mainit na balita sa araw na ito. Sa ulo po ng ating mga balita. Pinoy sa Australia, nababahala sa visa policy change ni Prime Minister Turnbull. Pangulong Duterte, tiniyak daw na handa ang Pilipinas para sa ASEAN Summit. Alok na honorary degree ng UP, tinanggihan ni Pangulong Duterte.
PNP. Pumalag daw po sa bintang na pulis ang utak sa drug war. $19,000 undocumented OFWs na pauwi ng Dole. At ang pinakahuli po mga kaibigan, Senate Majority Leader Tito Soto, kinalampag ang LTO na inspeksyonin ang bus company. Ito po yata yung bus na naaksidente po dyan sa bahagi ng Nueva Ecija mga kaibigan. No? Abay, kine-question po dito kasi, paano raw yung naging bus operator ito? Dadalawa lang ang unit. Pagkatapos sinuspindi pa ng LTFRB yung isa. Isa na lang. Paano mo ma-maintain nga naman yun? Napakaliit nga naman ng puhunan. Eh, ang laki ng expenses po niyan, mga kaibigan. Hindi po biro, ha? Pero pagka ikaw ay isang bus operator, aba, milyonaryo ka. Magkano ang isang bus unit? Pero hindi po yan ang tanong, eh. Hindi po yan ang issue at hindi po yan ang pinag-uusapan. Ang issue dito, kapag ikaw ay naging operator, dapat handa ka sa responsibilidad. Kasi hindi lamang po ang yung sasakyan ang responsibility mo rito, kundi yung mga sakay, yung mga pasahero. Hindi po pinagbabatayan dito o hindi po dapat nakadepende ang operator doon sa insurance, ha? Kasi bukod po sa insurance, mayroon pong participation ng operator, ha, doon sa kanyang sasakyan. Ano't ano man po ang mangyayari. Kaya dapat lahat po, hindi lamang po mga public utility vehicles, ha. Lahat po, ultimo private vehicles po. Ang isang tao po basta tagdala ng sasakyan, ha, dapat alam niya kung ano yung kanyang responsibilidad kapag siya'y nakaupo na sa kanyang kotse. Karamihan po kasi, no, sa at ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ay nako, na kinukonsinti ng magulang, kinukonsinti ng mga lolo, na mga kamag-anak. Ala, yung mga estudyante, naku, puro forma po yan. Abay, anak na pitong kuba, oh. Nakakita nyo, kung magdala na sasakyan sa mga eskwelahan nila, kung magsipag-mareho, kung magsipag-forma, ganun-ganun na lamang. Pero pagka nandyan yung aksidente, parang animoy tupang maamo, mga kaibigan, ha? Sa akin po, na-experience ko yan, eh. Binangga po yung aking adventure. Binabaybay ko po yung libis, no, mga kaibigan. Papauwi na ako sa bahay. Nang tumbukin po ng sports car, yung aking pitan. Ha, yung pitan po ng aking adventure. Kasi ang nangyari po kasi dyan, yung nasa unahang bahagi ko, biglang nagpreno. Siyempre, dahil tayo po na-concentrate sa pagda-drive, alam natin yung mga mangyayari. Kaya mabilis po tayo, nakapag-preno din tayo. Hindi natin sinalpok yung nasa unahan. Ang masakit nga lang, itong nasa hulihan ko, yung sports car, binangga po yung pitan ng aking adventure. Bakit kanyo? Sakay chicks din. At bukod sa may sakay na chicks, may kausap pa sa cellphone habang nagda-drive. Anak na pitong kuba. Pagkatapos nung andito na kami sa tanungan, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka naging maagap sa pagmamaneho? Kasi sabi nung babae, kasi kuya, meron itong kausap sa cellphone. Sabi ko, mali yan. Ha? Sabi ko, paano gagawin natin dito sa sasakyan ko? Sabi ko, abay, ayaw ko kausapin. At nagtawag doon sa cellphone, pinakausap sa akin. Meron pang kumausap sa akin na abogado, nagpakilala abogado. Kako, sir, mawalang galang na po. Hindi naman po natin pinag-uusapan kung sino yung nasa linya, kausap ko. Kung ano man po kayo, hindi po yun ang importante. Ang importante po dito, yung naging danyos ng aking sasakyan.
Pagkatapos, yung palang nakabangka sa akin, wala pang lisensya. Sabi ko, wag po kayo mag-alala, hindi ko kayo pababayaan doon sa ano, doon sa presinto. Ha? Dahil alam ko naman, pagdating sa presinto, pera-pera din yung iba mga pulis dyan. Ako, kawawa naman to, estudyante. Sabi ko, police report lang po ang kailangan ko. Kasi po, ang aking sasakyan, naka-insured po yan. Bahala na po ang insurance na makapag-usap sa inyo. Ang insurance ko pong hahabulin ko siya pong magpapagawa ng sasakyan ko. Katakot-takot na pakiusap ang ginawa sa akin. Tumawag yung father sa akin, nakikiusap. Ang lumutang yung lolo, pinuntahan ako doon sa press office sa QCPD. Kinausap ako, nagmakaawa sa akin. Patawarin ko daw yung kanilang apo, wala daw pera at yung sasakyan daw eh hiniram lang. Ano? Pitong kubaw. Bakit po ako? Sabi ko, eh lolo, bakit niyo po kinukonsinte ang apo nyo? Hindi naman po pala sa inyo yung sasakyan. Hiniram lang. Eh kung makaporma po, eh pagkatapos eh kung sino-sino po ipagtatawagin, pakakausap sa akin. Ganun naman po pala ang problema. Eh ako naman po yung madaling kausap, hindi naman po ako nakikipagtalo. Sabi ko nga po, police report lang ang aking kailangan. Alay mo. Pagdali ng sasakyan, di ba? Na hindi naman pala sa kanila. Hiniram lang daw. O pagkatapos na aksidente, pinoproblema pa yung pampagawa nila nun sasakyan. Sports car po mga kaibigan. Ang masakit pa nun, yung sa akin, at nakupi lang yung ano bumper ng pitan ko. Sa kanya, wasak. Nabutas yung radiator. Wasak yung unahan, yung uso. Ang hina pala ng ano, no? Nampadi ng mga sports car. Nakakalimutan ko pangalan yung sasakyan na yun. Imported kasi. Ayan. At, eto pa, isa. Kanina po, papunta po ako rito. Ay, akala ko nga, maubusan ako ng oras. Baka malit ako sa program eh. Dadaanan ko po dyan sa may bahagi, mga kaibigan, no, ng dito sa may Julio Vargas Avenue, mga kaibigan, no? Ito rin po, Fortuner, mga kaibigan. Ha? Binibidyoan ko, alam niyo po yung may dala, lasing po. Ha? Base na rin po sa interview ko doon sa mga investigador na may hawak ng kaso. Lasing po yung may dala. Ha? At itong may dala po, ang nasa edad lang po na 25. I think mga 25 years old na. Mukhang estudyante pa po mga kaibigan to. Ha? Binangga niya po, unang binangga niya yung bios na kulay pula. Diyan po sa may bahagi ng C5. Pagkatapos sumunod niya binangga yung van. Pagkatapos niya banggain yung dalawa na yun, tinakbuhan niya po. Ha? Naghabulan po, nagkaroon ng habulan. Nakahingi ng pansin itong dalawang sasakyan na umahabol doon sa Fortuner, doon sa mga enforcer natin. Kaya hinabol po, nagkaroon ng habulan hanggang sa nakarating po dyan sa may Julio Vargas, no? Doon na po nila naabutan matapos na ito pong Fortuner na kulay itim, sumalpok na po doon sa island. Ah, bumanga, yun na po nagpahinto sa kanya. Siguro dahil sa pagkataranta, no? Eh hindi na kinaya. Bumangga po doon sa may island, sumalpok po doon, sumampa po siya doon. Yan, kinunan ko nga po ng video. Tapos nung tinatanong ko po yung driver, eh ayaw po makipag-usap at galit pa, inaawat ako, wag ko daw siyang videoan. Eh pasensya na po, trabaho lang po ang sa akin. Ayan, hanggang ngayon nandoon pa po, ha? Kasalukuyan pa pong inimbestigan at yung pong driver eh tila parang wala sa sarili, salita na salita mag-isa, nakasandal doon sa kanyang sasakyan. Tuloy-tuloy po tayo, alas 4:15 na po na umaga. Siyempre, ang inyong pong pinakikinggan, wala pong iba, ang Primera Biyahe. Ako po ang inyong lingkod, Neil Miranda, the DJ lover. Labas po muna tayo ng himpilan bago tayo dumako sa ating kantahan. Yan, naiinip na yung ating mga listener eh. Inaantabayan na nila yung ating mga kantahan.
hindi ko makita. Hindi makita sa cellphone. Ayun. Okay, lumabas na. Ayan. Titignan natin yung mga greetings. Ayan. Ayan. Hi, good morning po, ha. Good morning. Thank you sa ating mga listener. Nanonood po sa atin itong si Mia Flor. Ayan, good morning. May tatlo po tayong viewers. Hindi ko po makita iba. Tatatlo? Puripot nyo, ha? At anyway, labas po muna tayo ng ating himpilan. Sige, request lang po kayo doon po sa mga gusto mong mag-request. Sabayan nyo ako. Kakantahan ko po kayo, ha? Wala kay Romy Barredo. Nakinabang ang 500 estudyante sa SPES ng San Fernando. Ano yung SPES? Sige nga. Pukol nga. Naputol, naputol. Nasa line 1. Line 2. Sino muna? Okay. Si Tony Pretty Boy Hildo. Pretty Boy. Sige, Pretty Boy muna. Tony Boy. Kaya ang Tony Hildo, magandang umaga sa iyo, mga bansang miyembro ng ASEAN, tutulong na magkaroon ng nuclear energy ang Pilipinas. BZME 1530 Radio Reporter. Good morning, Kuya Tony. Yes, paring Nel, handang tumulong umano ang mga bansang miyembro ng ASEAN para magkaroon ng nuclear energy sa bansa. Ito ang inihayag ni Energy Undersecretary Jesus Posadas kasabay ng isinagawang 7th annual meeting of the Nuclear Energy Cooperation Subsector Network and Associate Meeting sa Sofitel sa Pasay City na nilahokan naman ng mga kinatawan ng Japan Atomic Energy Agency, European Union at National Power Corporation. Ayon kay Posadas, bukas ang gobyerno na muling buhayin ang nuclear energy sa bansa pero mahaba-habang proseso paan niya ang guguguloy nito. Meron kasing 19 na issue na dapat tutukan ang gobyerno bago mapunta sa phase 1 ng pagkakaroon ng nuclear energy sa bansa. Ilan sa mga issue ay ang pagkakaroon ng national possession security, radiation protection, waste disposal at environmental protection. Bagamat na latecomer na ang Pilipinas sa nuclear energy ay may advantage pa rin ang bansa para maka-adapt ng magkaroon ng updated na teknolohiya. Wala pa rin sa pasaya. Yes, Nel. Alam mo, may policy dito sa programang Primera Biyahe. Ano? Pagkatapos mag-report, kakanta. Sabi ko kakanta, hindi ko sinabing tatawa. Ikaw ang nakakakita na lyrics. Eh, ako wala akong alam sa lyrics. Alam ko lang, bayang magiliw. Pwede naman acapella eh. Okay ba? Okay ba? Ha? Alin yung... Basta ilagay mo lang dyan yung lupang hinirang. Lupang hinirang? na ano na yung kanina eh. Pas na yun, pas na yun. Iba naman. Basta alam problema, basta alam mo naman tayo, mga singer tayo eh. Pwede naman, pwede, alam ko yung favorite song mo eh. Alin? Sa pinto ni kaka, may ayos. Basta na ang yung mga tugtog na kagaya kay Kuyang Wanwan. Ayan na po, mga paborito niyan. At saka ni 15. Yan ko nga ang rate ng dagdag. Well, sa silong ni kaka. Ayun na. Yan mo ang yan mo ang paboritong kanta nila eh. Ano ba paboritong kanta mo? Ako wala akong hiling sa kanta. Ang kanta kasi mahiling sa akin eh. Alam ko na kung ano gusto mo. Diyan sa kanto.
sa kanto. Ay, sabi ni Engineer Rap, matod nila. Matod nila? Oo. Yan ang hindi ko kabisado. Matod nila, ako tiliangan. Yan ba yan? Mali yan? Ano yun? Di, ano yan? Ano? Medyo, may alam din akong konti sa kanta na yan. Pero, ano eh? Ano? Tingnan natin kung... Sige nga, sige nga. Sample. Okay, bitaw daw. Bitaw lagi, bitaw. Lagi. Hindi ako bisaya. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin nun. Ano? Talaga. Talaga? Talaga. Ayun. Ayun. Sige na. Bitaw na. Oh, bitaw na. Sige. Okay. Wala pa rin sa pansay. Ayun ka kapito na hindi ng DCM ay kisitra na una sa kanan. Ang himpilang may paninindigan. Maraming salamat, Tony Hildo. Dali-tuloy po tayo, alas 4.21 na po na umaga. Sige, balikan natin si Romy Barredo sa kanyang report. Kaya Romy, good morning. DZME 1530, Radyo Reporter. Good morning, Neil. May dinarimadaan mga mahilang ngunit na deserving ng mga estudyante na resultanan. Baka makikinabang sa kanilang special program po yung Parliament of Students ngayong summer season. May ang kabuang video, 48 ang didikoy sa ipatipatanggapan ng Departamento ng Luzon. At ito'y mag-service ng 22 araw o magpatrabaho ng 22 araw. Ang ibang 25 estudyante naman ay sa magtatrabaho sa mga padong kumpanya na kasama rito ng City of San Fernando Water District, tapos Group of Company, Pampangas Beds, at ang CGS Solid Air Quality Refrigeration. Sinabi ni Pesa Manager Baladayasayar na ang sweldo ng mga estudyante na i-deploy sa local government offices ay itinaas ngayon taon kasunod ng LHS loan of Republic at 10917 mula sa 349 pesos sa kanan taon. Ang mga special beneficiaries ay ngayon kikita ng 400 pesos and 430 pesos per day na ito'y katumbas ng 9,460 pesos na kabuang sweldo. Samantala, yung mga na-empleyado naman sa private company ay tatanggap ng 364 minimum wage ngunit magtatrabaho ng mahabang panahon na hindi tatagal ng 52 days. Sinabi ni Santander City Mayor at Licenciado ng City Government ay full support sa kanilang programa na matulungan mga estudyante at may pagpatuloy kanilang edukasyon na ito'y top priority ng kanyang administration. Ako si Romy Barredo ng Kuya Romy. Una sa kanilang... Kuya Romy! Yes, sir. Oh, may policy dito sa programang Primera Biyahe. Bago mag-extra, kailangan kakanta. Ano ang problema? Oh, sige, kantahan mo muna. Long and winding road that leads to your... Ano po ito? Ay, mga kaibigan. Si Romy Barredo sa Pampanga. Ayan po ah, hindi po siya lasing. Sabi po kasi ng texter, bakit po parang lasing magsalita si Romy Barredo? Hindi po siya lasing. Normal po sa kanya yun. Ganila po yun, kasi baka doon po sa communication, kaya ganun yung ano, kanyang boses. But anyway, tuloy-tuloy po tayo, alas 4.25 na po na umaga. Good morning po ah, good morning kay Julius. Yan, good morning daw. Sabi ni Anteng, ganda ng ngiti mo, Boss Neil. thank you. Kay Dempsey Reyes ng Manila Times, good morning. Ah. Yan, nakikinig at nanonood po sa ating every page. Kay Aldrin, good morning, sir. From Jeddah. Wow, good morning po, Sir Aldrin.
Yan, kay Kuyang Tony Hildo, good morning. At yan ha, kay Diane Reyes, good morning po. Ayan. Kay Kuyang Aldrin, sabi niya, kagigising lang ni Sir Romy. Oo nga, kagigising lang. Oo. Ganun po talaga. Ang ating po kasi mga reporter, live po yan na nagre-report dito po sa DZME. Gaya po na binabanggit ni Kuya Mike Abe. Mike Abe. Ha? Sa iba pong himpilan, recorded po ang report. Dito, hindi po. Live po. Live na live nyo pong maririnig. Nagbabalita ang mga radio no reporters. Ha? Ha? Alas dos pa lang na madaling araw, gising na ang mga yan. Nangangalap na po ng mga balita, ng mga sariwang balita. Pagpasok po ng alas 4, simula po alas 4 ng umaga, nagbabalita na po ang mga radio no reporters. Kagat na ang dilim, nandyan pa rin. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan, pero siyempre, tulad po ng ating kasama sa programa, ang ating kantahan. Ito na po, bibigay ko na po sa inyo. Pasensyahan nyo na po ang boses ko, ha? Chikinini, chikinini, meron isang babae na mahinig sa lalaki, walang inatupag kundi ang magpadali. Nakasabay ko sa jeepney, aking na po na, wala siyang pa. May nakita siya'y nabusuhan, meron siyang chikinini sa kwan. Matang prebo, ika'y bistado, akala ko tato chikinini. Matang prebo, ika'y bistado, akala ko tato chikinini. Meron akong kaklase na isang lalaki na pagbabalitaan na pumapatol sa syoke. Nakasabay ko sa banyo, dumiretso siya sa inodoro. May nakita nung siya'y meron siyang chikinini sa kwan. Markang prebo, ika'y bistado, akala ko tato chikinini. Markang prebo, ika'y bistado, akala ko tato chikinini. Ito. Kaya karangalan to, Engineer Rap. Nahanap ni Sir Aldrin si Boss Tony. Sabi niya, nasaan daw si Boss Tony? Si Boss Tony po, mapapakinggan nyo alas 11 po ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Yan ang kanyang programa. Ipakilala mo yung babae sa akin, sir. Yung mahilig sa chikinini, sabi ni Sir Aldrin. Ayan, mapapakilala ko sa'yo. Ay siguradong bistado sa akin. Markang prebo, ika'y bistado, akala ko tato chikinini. Markang prebo, ika'y bistado, akala ko tato chikini. Ito. Ito. Wah! Ayan po ang chikinini.
Nadalin sa Sir Aldrin. Yan, hinahanap tuloy niya. Ayaw mo, pagka nakita ko yan, bibit-bitin ko sa'yo, Sir Aldrin. Sir Aldrin. Mahilig sa chikinini, talaga naman. Sabi ni Sir Aldrin, pwede ipang dayo yung boses mo, sir. Pag inuman lang to, pagkalasing na, pwede. Thank you po, thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ang oras natin, alas 4.31 na po na umaga. Siyempre, ang inyo po pinakikinggan, ito pong Primera Biyahe. Ako pong yung lingkod, Neil Miranda. Labas ulit tayo ng ating himpilan. Nako, ito matindi. Buti na lang, hindi nabitin sa chikinini. Nabitin sa alak na naksak ng dalawang kainuman. Aba, dyan po yan sa Malabon. DZME 1530 Radio Reporter. Ang buong detalye po niya mga kaibigan, ihahatid ni Ate Joby Lucero. Ate Joby, good morning. Ate Joby. Hello. Ate Joby. Ate Joby. Nabitin din. Baka nadali, wag naman sana. Ayan, yan na, yan na, yan na. Hindi maganda yung balita. Hindi maganda, oh, kala ko buti na lang hindi sa chikinini nabitin. Kasi sa alak. Oo. Ganda. Ano nangyari? Yung isang lalaki habang sugatan naman, yung kainuman nito, matapos sa undayan ng mga saksak ng kanilang isang kainuman dito sa sinasabing nabiting umano sa alak sa Malabon City. Ginagamot ngayon sa Tondo Medical Center dahil sa tinamong saksak sa katawan itong si Artemio Flores Jr. at Roberto Fortaleza ng side sinasabing side driver to na sanhinga ng tinamong saksak sa likod at kapwa nakatariyan sa Guloyan, Katmon. Pinaghahanap naman ngayon ng mga pulis itong suspect na nakilalang si Daniel Lopez at sinasabi ding lugar na mabilis na tubakas matapos itong insidente. Dahil sa sinasabi nga sa report ng Bakit gano'n? Napuputol yung ating linya. Nabitin. Bitin, ang hirap pa naman ang nabibitin lalo sa umaga. Nako, ayaw ng lahat yan yung nabibitin. Si kaya Mike Abel lang, ayaw nang nabibitin niya. May init ulo niya. Pag ganitong umaga, hitik na hitik yung mga bitbit niya. Pagkatapos bibitinin mo, ay magagalit siya. Narito na po yung mga yung ating batikang anchorman. Gising na, bango na, Pilipinas. Mike Abbey po. Yan. Susunod po, after po ng programang Primera Biyahe. Tuloy-tuloy po tayo. Alas 4.34 na po na umaga. Good morning po, DJ Neil. Marami po sa program yung Primera Biyahe. Pwede request po kami ng song Faithfully. Dedicated po sa lahat ng nakikinig. Salve po ng San Narciso, Quezon. Ako po, faithfully. Sige po, sige po. Hahanapin po natin yan. Mamaya, napapalunok. O, mapapasubo ako rito. Sabi ni Sir Aldrin, pupusta ako, sir. Saan ka pupusta? Huwag mo ko'y pandayo. Sabi ko sa'yo, pag pinandayo mo ko sa inuman lang, pagkalasing na. Sabay ilag, baka mamaya may manaksak. Kaya na balita ni Ate Joby. Nabitin sa alak na naksak. Oh, ano ba? Matindi yan, ha? Kaya kayo, pagka makikipag-inuman kayo, huwag niyong bibitinin. Tandaan nyo, ang taong bitin, galit yan. Ayaw niya nang bibitin. Nang ilaw na kay panglaw
halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sabihin sa aking pinagmulan. Bayan ko nahan ka, ako ngayon nag-iisa. Nais kong magbalik sa iyo. Bayan ko, patawarin mo ako kung ako Kachamba. Ano ba ito napindot ko? Pagdala muna ko. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Pati na ang mga ilog natin, hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging mga duming ating kinalat sa hangin. Sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Sa aking pagpanaw, sana ay tago lang. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulat na lang tayo magkantahan.
Natatawa ako sa mga messages. Hindi nga masama ang pag-inlad kung di nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong gala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi ay mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tagpo lang. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkanta. Thank you. Grabe ha. A reaction dito ni Kuya Aldrin. Sabi niya, pa-order po sir. Isang boteng beer. May mo order na. Kada isang bote, meron akong porsyento dyan. Wow, galing idol. The Lover. Wow, wala kay Mia Flor. Thank you. Napapasubo ako dito ha. Sir Tony, good morning. Tikboy, isang ka na. Dapat duet tayo dito, Tikboy. Mas maganda yung dalawa tayong kakanta. Sabi nga ni Ate Eunice, tambalang Chickboy at Tikboy. Diba? Ano kaya ang kakantayin natin? Maririnig nila boses ni Tikboy tsaka ni Tikboy. Chickboy at Tikboy. Nanuyo yung aking lalamunan. Nakaraos din, sir. Oo nga. Napasubo ako dun, sir. Sir Aldrin. Alas 4:34 na po ng baga, mga kaibigan. Tuloy-tuloy po tayo. Dito po sa programang Primera Biyahe. Siyempre ako po ang inyong lingkod, Neil Miranda. Teka, parang iba yata ito eh. Wala.
Tony Hildo. Sige. Kaya Tony, samahan mo akong kumanta. Loading pa lang. Girl, tell me only this, that I have your heart. For always, thank you, thank you. Sign. Thank you. Ano yung lalamunan ko? And forever, I will be your lover. Lover boy daw. And I know if you really care, I'll always be there. Now I need to tell you this, there's no other love like your love. And I, as long as I live, I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you, I need to have you near me. And I feel with you in my arms, this love will last forever, 'cause I'm truly, truly in love with you, girl. I'm truly head over heels with your love. I need you. And thank you, thank you. Ganito po talaga magtrabaho. Hirap kumita ng pera. Kaya karangalan. Alas 4.49 na po na ang umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa programang Premier Biyahe. Siyempre, kasama po namin kayo mga kaibigan. Sabi ni Sir Aldrin, isang linggong pag-ibig, sir. Isang linggong pag-ibig. Tamo, may request. Isang linggong pag-ibig. Paborito ni Kuya Jun Sese, isang linggong pag-ibig, sir. Sige, sige. Maya-maya, sasalan natin. Lalabas po muna tayo ng himpilan, mga kaibigan. Dako natin ang ating mga radio news reporters. Dalawang bebot, isang lalaki arestado sa vibe bus operation. Diyan po yan sa bahagi ng Taguig. DZME 1530 Radio Reporter. Ang buong detalye niya mula kay Tony Hildo. Good morning, Kang Tony. Yes, paring Neil, arestado ang tatlo katao kabilang ang dalawang babae matapos sa ikinasang bypass operation
ng pulisya sa Taguig City kagabi. Nakilala ang mga suspect na sina Edralin Tamatso, Roberto Bernardino at Catherine Camao, kapwa residente ng barangay Bambang ng nabanggit na lungsod. Base sa inisyal na report ng Taguig City Police, naganap ang operasyon sa Kentucky Street kung saan nagpanggap na bibili ng shabu ang isang police at nang magkaabutan na ng droga at pera. Agad na dinamba ng mga suspect ng mga operatiba na kumpiska mula sa tatlong suspect ang apat na sasin na hininalang shabu, mga drug paraphernalia at mark money na 2,000. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga naturang suspect. Ako si Tony Hildunan, DCMA 1530. Hey, Tony! Yan sa Neil. Sabayan mo akong kumanta. Anong kanta yan? At isang siyempre, isang linggong pag-ibig. Isang linggong pag-ibig? Oo. Walang problema yan. Sisimulan ko na, sasalang ko na. Ha? Isasalang ko na. Dude, nakikinig na lang ako sa'yo. Masarap makinig. Sasamahin mo nga ako eh. Hindi, okay, baka mamaya magtatrabaho tayo na maghapon. Walang tayo ng boses eh. Sige, day-day lang din. Sige, sige. Sala ko na ma. Sala ko na ha. Okay, okay, okay. Sala ko na. Ito na, ito na. Oo, yan na. Asa ka? Ito na, ito na. Sabi ni Sir Aldrin, paborito raw ni Kuya Jun Cese ito eh. Mukha na biktima eh. Hindi, hindi tayo nakakabulabog ha? Ha? O talaga nang bubulabog tayo dahil maaga no? Sige, ulit. Hello, hindi, ina. Ha, game. Game. Ulan. Nang tayo'y muling magkita. Iyan! Merkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, at ibigin kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nagawitan. Sabado, tayo biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kasipin. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sana. Sa isang iglap lang nawala na iyong lahat. Galing talaga. Oh, eto na, ulit. Nang tayo'y magkakilala. Nang tayo'y muling nakita. Ha? Kapag anang yung pag-ibig.
Sabado, tayo biglang nagkatuntungan. At ang sabi, giliw ako'y okay, bilis ng iyong pagdating. Ay, bilis din, natulog akong ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pangalis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pansinta mo na sadyang kay sarap. Sa isang iglap lang, nawala rin mo lahat. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pangalis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y okay, bilis. Pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Ang magsinta mo na sadyang kay sarap. Sa isang iglap lang, nawala rin. Yes! Galing wala ito ni Indo eh. Sangka pa. Dito lamang yan sa Primera Biyahe. Naku po, wala na pong oras. Sabi ni Kuya Aldrin. Hindi, akala ko happy hour na. Sabi ni Ate Eunice Calma. Hindi po. Programa pa rin po yan. Primera Biyahe, mga kaibigan. Alas 4.57 na po. 3 minuto na lamang nalalabi. Kaya't ako po'y magpapaalam na. Siyempre, mga kaibigan, bukas magkarinigan pa rin po tayo muli. Ako po ang inyong lingkod ni Miranda dito po sa programang Primera Biyahe. Siyempre, kasama po ang ating mga nakagabay, ang ating mga engineer, ang ating expert ID, ang ating production, ang ating news writer. Lahat-lahat po, pati po ang ating mga radio reporters, kayo po naming mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Hanggang bukas pong muli. At siyempre, huwag po natin kalimutan. Ang lagi ko pong paalala sa inyo, lahat ng problema may solusyon. Kahit huwag po tayong hulagpos, huwag kang bibitiw. Kapit lang. Narito ang hilera ng mga programang kaabang-abang pakinggan sa radio.